po. Bilang panimula po ng ating gawain, binabati ko po muna kayo ng magandang araw. Magandang araw sa lahat. Good morning. Good morning. O, dapat po lahat ngayon nakangiti dahil araw ng Panginoon, walang nakasimangot. Amen. So, bilang panimula po ng ating gawain, samahan po rin niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Hebrews chapter 9, verses 15 to 28. So, sabay-sabay na po natin itong basahin. Handa na po ba tayo magbasa ng salita ng Panginoon? Sige po, simulan na po natin. Therefore, He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. For where a will is involved, the death of the one who made it must be established. For a will takes effect only at death, since it is not in force as long as the one who made it is alive. Therefore, not even the first covenant was inaugurated without blood. For when every commandment of the law had been declared by Moses to all the people, he took the blood of calves and goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, saying, "This is the blood of the covenant that God commanded for you." And in the same way, he sprinkled with the blood with the tent and all the vessels used in worship. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Thus, it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Nor was it to offer himself repeatedly as the high priest enters the holy places every year with blood, not his own. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Last verse. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Pwede na po tayong maupo. Magandang araw po sa ating lahat muli. Amen. So tayo po muna ay nagpapasalamat sa Panginoon sa matagumpay na dawn and dusk watch na nangyari po noong February 9. So tunay po na palakpakan natin ang Panginoon. Walang kabagot-bagot po ang mga taong sumama. So that's why, ate mo, ang lakas pa ni PG, oh. Talagang masigla pa rin kahit ang taas po pa rin ng hagdan. Naaakyate, na kaya ng inyong lola. So, nakakatuwa kasi simula, madaling araw, hanggang gabi, naroon kami. Sabi nga ni James, lakwatsa. Naglakwatsa ang iglesia. Pero nakakatuwa ang Panginoon. God has been so good. God has been so faithful. At iningatan po ang lahat ng kasama sa ating gawain niya. Naging matagumpay po ang ating gawain noong February 9. Amen? Palakpakan muli natin ang Panginoon. God is good all the time. Okay, so ano naman po ang ating mga announcements? So syempre, yung nalalapit pong announcement natin ay ang standing strong in the seasons of love, matters of the heart. So
Ito po ay ating gawain ng iglesia tuwing February na meron po tayong singles, couples, widows, widowers, na joint fellowship na gaganapin po sa February 25, alas 3 po ng hapon, sa Apple's Kitchen sa Rizal, Laguna. Okay, so lahat po ay ini-invite na magpalista na po. 600 po ang isa, kasama na po doon ang lahat na ating gagastusin. Masaya po ito. At kung meron na po kayo 600, pwede na po kayong magbigay kay Ate Ella. So nakapagbigay na po ako. Okay, kaya ako yung kasama na, hindi na maiiwan. So salamat sa Lord. At sana po lahat tayo ay makadalo ng gawain iyon. At maging ang mga teens, meron din pong fellowship sila sa Marks 3. So wala po itong bayad, libre po ito sa mga kabataan. Gaganapin po dito sa ating iglesia. At ang iba pa po nating mga announcements ay atin pong makikita sa ating pong monitor sa umaga nito. Lord, sa ating mga announcements. At ngayon naman po, syempre po, hindi po natin kakalimutan ang ating mga February birthday celebrants. Ayan. So, noong nakaraan, si Ate Juliet, February 7, sa February 15, si Nanay Amelia, magbe-birthday, 80 years old. Ayan. Then, si Gucci, sa 17, at si James, sa 19. So, sa next week, tayo po ay may joint eating fellowship sa February 18 ng mga may kaarawan. So, maraming salamat po. Happy birthday po ulit sa inyo. Advance. Okay. Ngayon naman po, dadako po tayo sa isa sa pinakamahalagang gawain ng ating iglesia, ang pagbibigay sa gawain niya. So, tingnan po natin ang ating verse sa araw na ito. Makikita po natin sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. O sinasabi po dito, ay atin daw pong i-honor ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga tinatangkilik, sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Okay? Sabi nga po dito, it means that we give God first place as a way of acknowledging that everything we have belongs to Him. Lahat po ng mayroon tayo ay sa Panginoon. Pinapahiram lang po niya sa atin ang ating mga tinatangkilik na pera, bahay, lahat na ating tinatangkilik, yan po'y pahiram lang sa atin. It is an act of thanksgiving for what He has provided, and it is also an act of faith that He will meet our needs. Amen. The blessings we have been promised are both material and spiritual. Ang pangako pong blessing ng Panginoon na hindi lamang sa material, kundi pati sa paglagong spiritual. So, kung tayo ay willing na magbigay sa gawain ng Panginoon, our Heavenly Father will help us provide for our daily needs of food, clothes, and shelter. So, meron daw pong benefits ang giving. O, mababasa po natin yan sa monitor. Ano daw po ang benefits o mga kahalagahan o ating makukuha pag tayo nagbibigay? Ang una, giving strengthens our faith. So, pag tayo nagbigay, ito daw po ay nakakapagpaltatag, nakakapagpalakas ng ating pananampalataya. Number two, giving is an investment for eternity. Pag tayo po pala'y mapagbigay, isa po itong investment para sa buhay nating walang hanggan sa piling ng Panginoon. Next, giving blesses us in return. So, pag tayo nagbigay, tatanggap din po tayo. Amen. And giving helps you to trust God. Pag tayo po ay nagbibigay, natutulungan po tayo na magtiwala sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa lahat ng aking pangangailangan. And giving helps you to have faith in God's provision. So, ang pagbibigay po ay tumutulong sa atin para tayo ay magtiwala na ang Panginoon ang source ng lahat ng ating pangangailangan. And giving helps you to be more generous. Di po ba ang sarap pong magbigay? So, nakakatuwa po kahit yung iba, walang-wala na, nakakapag-share pa.
So, gusto-gusto ng Panginoon po yung tayo ay mapagbigay sa ating kapwa. So, hindi naman po yung amount kung magkano binigay mo, kundi yung puso mo na willing kang magbigay. Ano yung pong layunin ng ating puso so kung bakit ka nagbibigay, gusto mo mag-bless, ito man ay maliit, ito man ay malaki. Okay? So, ang Panginoon po ay magtuwa sa mga taong generous o mapagbigay sa kanilang kapwa. Amen? Amen po ba? Sige po, tayo po ay dumako na sa pananalangin. Panalangin po natin ang mga kaloob na ating pong ibigay sa Panginoon. Huwakan po natin ang ating mga tithes and offerings. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa araw na ito na muli kami po ay magiging kabahagi ng pagbibigay sa iyong gawain. Salamat po sa mga pinagkaloob sa aming hanap buhay. Salamat po sa mga businesses. Salamat po sa mga sources of income na inyo pong ibinibigay sa amin. Alam po namin na lahat po ay galing sa iyo at hindi po namin ito dapat na ipagmayabang dahil ang lahat po ay galing sa iyo at ikaw po yung pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Kaya tulungan mo kami na maging generous, na kami ay magkaroon ng pusong masaya sa aming pagbibigay at hindi napipilitan lamang. Because you love a cheerful giver. Nawa ang bawat isa sa amin ay maging masaya, magalak sa pagbibigay at nawa ay patuloy na ikaw ang magpala ng kalakasan sa bawat isa upang kami ay patuloy na makapagtrabaho at makatulong kami sa iyong iglesia. Maraming maraming salamat po Panginoon. Nawa ang mga salapi na malilikom ay magamit ng naaayon sa iyong kalooban. And guide mo po ang mga humahawak nito maging bigyan mo sila ng wisdom in using these blessings na nagmumula sa iyo. At Panginoon, maraming maraming salamat po. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ng Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen and Amen. Sige po. Pwede po tayong magbigay sa gawain ng Panginoon. At yung mong nagtatanong kung paano magbigay sa iba, hindi alam kung paano magbigay, pwede po kayong lumapit sa mga DGH nyo o sa online. Sa online naman, pwede online banking, pwede sa GCash. Mag-message na po kayo sa ating iglesia. So maraming maraming salamat po. God bless everyone. At ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan in worshiping the living God, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Lord. Okay, good morning po sa bawat isa. Good morning. Yan. So, kayo po ba ay masasabi niyong blessed? Amen. So, pwede po ba lahat tayo ay tumayo? Okay? Pwede po ba tayong umiikot and kamayan po natin or fist bump at bigyan natin ng matamis ng ngiti yung ating mga kapatid? Ay, hindi po ganun ikot, may hilo kayo. Yung matamis ng ngiti. Ngiti ng pinagpala ng Panginoon. Ayan. Ayan. Yes. Yun, no? So, napakabuti ng ating Panginoon kasi muli tayo ay magkakasama. Tayo ay sama-sama na namang magpupuri, aawit, sasamba, at syempre, makakapakinig ng kanyang salita. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos kasi sa kalagayan natin bilang mga mananampalataya, hindi natin kayang ilagay yung ating sarili doon. Ano man ang gawin natin, wala tayong kakayanan para tayo ay malagay sa kalagayan na talagang yung pagpapala espiritual ay matanggap natin. Kasi nga, yun ay kilos ng ating Diyos. Kaya nga po itong verse na, basahin ko lang po itong verse na ito. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21,
So po, ito pong verse na ito ay sabi nga ng isang preacher, ito yung para sa kanya isa sa pinakamagandang gospel, o sa gospel message. Kasi nga sabi dito, for our sake, He made Him to be sin. Sino yung He? Our Lord and Him, He made Him, si Jesus. Okay? Who knew no sin? So that in Him, we might become the righteousness of God. Diba? At totoo, hindi natin kayang ilagay yung sarili natin dun. Pero ito yung maganda. At makikita natin yung kabutihan ng Lord. Siya yung naglagay ng sarili niya doon sa sitwasyon na kung saan kailangan niyang akuin yung ating mga kasalanan. Para nang sa ganun tayo na sumasampalataya at yung mga sasampalataya sa Kanya maging katuwiran ng Diyos. Kaya dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon, for we are saved. At nangyari yung pagliligtas na yon noong ang ating Panginoon ay mamatay sa krus, ngunit hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay. Kaya nga, as we sing this song, i-declare natin to. Ilagay natin yung heart natin na may pagdiriwang sa puso ng ating Panginoon nagtagumpay sa kamatayan. At tayo, bagamat tayo daranas ng kamatayan, we know na maranasan natin ang muling pagkabuhay sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya po, awitan natin ang ating Panginoon, but first, palakpakan po natin siya. Isang malakas na palakpak. Rescue, 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 r
because He lives. Pero napakabuti ng Diyos. Dahil siya'y muling nabuhay at yung ating kaligtasan, ito'y totoo. Kaya nga po, patuloy natin siyang papurihan. Sabi din sa awit na kakantay natin, our Savior, He can move the mountain. Alam niyo yung ating kasalanan, maybe it's huge as a mountain. But remember, our Lord is greater than our sins. He's greater than our sins. Kaya nga, napagtagumpayan niya yun. Kasi, siya lang yung makagagawa ng para sa atin. And now, we can celebrate and we can worship the Lord. So patuloy nating awitan ang ating Panginoon and let's sing this song na parang ipinapanalangin natin. Hinihingi natin sa Panginoon na we also magamit ng Lord to share yung kabutihan na ginawa niya for us. Say
Let's declare. Heroes and conquered the grave. Kaya naman kami inakaranas ng iyong kaligtasan na pinagkakaloob. Kay muling nabuhay at alam namin, Panginoon, babalik ka. Makaasa kami at maghihintay kami dahil tapat ka sa iyong mga pangako. Tutuparin mo yung Panginoon. At alam namin, di mo kami bibiguin. Yeah, Lord, help us to hold on more and more to your promises, to your word. Patuloy na panghawakan namin ito. At ikaw lamang ang naisin namin lagi ng mapangalan at pabigyan ng kalubhatian sa aming pamumuhay. Yeah, as we come to you in worship today, ikaw lamang po ang maitaas at mabigyan ng kalubhatian. Ikaw lamang ang aming mapagtuunan ng pansin. At tunay na marinig namin, malaman namin kung ano po ang mga nais mo, baguhin namin, ayusin namin upang kami makapamuhay na kalugod-lugod para sa iyo. At maitaas ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Lord Jesus. Salamat aming Panginoon. Salamat sa iyo, aming dakilang Diyos. Sa iyo lahat ng papuri, salamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tayo yung masabi ng Amen. Ito po palang kakayanan natin. Sa ating pong pagpapatuloy, ang ating pagsamba sa ating Panginoon, ating pong ihanda ang ating mga Biblia para sa pagbasa ng kanyang mga salita. Buksan po natin ito sa 1 John chapter 3 verses 9 to 18. Okay, 1 John chapter 3 verse 9 to 18, tigdalwa po. Una po ako and then kayo. Okay, verse 9 and 10. 1 John 3 verse 9 and 10.
No one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this, it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Kayo po? For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like any who has fallen into one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Verse 13, do not be surprised, brothers, that the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Okay, everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Verse 17 and 18, sabay-sabay po tayo. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Blessed be the reading of God's word. Maaari na po tayo paupo. Ihanda ang ating sarili as we listen to the preaching of the word. Isang magandang umaga po ang sumainyo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa mga anak na kung saan itong mga anak na to mayroon silang tatay. At dito po makikita natin yung dalawang uri ng mga anak. Bakit? Ba't dalawang uri ng anak? Kasi mayroong dalawang tatay. Ano po? So, children of their fathers. So, ito yung makikita natin sa 1 John chapter 3, verse 9 to 18. So, dalawang tatay ang binabanggit. So, as an overview, makikita po natin sa verses 9 to 11 yung two fathers. At dito po ang usapin ay yung pagkakaiba o yung magkaibang mga anak. No, distinction of God's children. So ang interesado tayong malaman at maunawaan, sino ba yung anak ng Diyos? At ito po ang usapin sa mga talatang ito. Ang verses 12 to 18 ng mga talata, makikita natin two children. At itong two children na to, makikita natin yung direction. San ba sila papunta? Ano ba yung ginagawa nila? Pero dahil interesado dun, tayo dun sa sino ba yung anak ng Diyos, yun po ang tinalakay ni Apostle John. No? Direction of God's children. So, two fathers, two children. So, pag-usapan po muna natin itong two fathers, distinction of God's children, verses 9 to 11. Ang una po na makikita natin, ano ba ang nakasanayang gawin ng mga anak ng Diyos? Yun po yung unang binanggit dito. Sabing ganun sa verse 9, no one born of God makes a practice of sinning. So kung ikaw ipinanganak ng Diyos, tinalakay po natin yan last time, ito yung pagiging born again, no? Yung ipinanganak ng Diyos. Naranasan mo yung born again experience. At ang banggit dito, no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him. So binigyan ng dahilan bakit ang isang ipinanganak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa kasalanan. At dito ang dahilan, sabing ganon, God's seed abides in him. Ano ba yung seed o yung punla na tinutukoy? Sa unang Pedro 1:23, ang sabing ganon, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at nananatiling
salita ng Diyos. So makikita po natin dito na ang elementong ginagamit ng ating Diyos upang ang isang tao ay makaranas ng kapanganakang muli, ito'y walang iba kundi yung kanyang mga salita. Kaya naman napakahalaga na tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos na ito, habang tayo ay lumalago sa pagkaunawa, sa pagkakilala sa totoong Diyos, nagkakaroon po tayo ng kakayanan na lumayo sa kasalanan. Kaya ang expectation sa mga anak ng Diyos, hindi sila namumuhay sa kasalanan kasi meron silang binhi ng Panginoon. At sabi nga pong ganun, he cannot keep on sinning because he has been born of God. Pansinin niyo po yung pananalita. Tayo po, nagkakasala pa rin. Maski Christian ka na, nagkakasala pa rin tayo. Tama po ba yon? May mga nagagawa tayo na taliwas sa kalooban ng Diyos. No? Kaya nga po sabi, walang perfect. No? Lahat tayo nagkakasala. At ito pong pangyayaring ito na tayo nagkakasala, anticipated po ito sa Bible. No? Anticipated ito ng Diyos. Pero anong sinasabi ni Apostle John? Yung pagpapatuloy sa kasalanan, ito ang hindi na ginagawa ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin nito, yung nag-e-enjoy sa kasalanan o yung pag-e-enjoy sa kasalanan, yun po ang hindi ginagawa ng mga anak ng Diyos. Sabing ganun sa Mateo 7:18, hindi maaaring magkaroon ng masamang bunga ang mabuting puno at magkaroon ng mabuting bunga ang masamang puno. So kung ano ang puno, yun ang bunga. Pag nagtanim ka ng puno ng mansanas, anong tutubo? Pagka iba yung tumubo, aba, may problema. Hindi puno ng mansanas na itanim mo, ubas. No? Kapag ubas yung... So pagka nagtanim ka ng saging, ano aasahan mong makukuha? Of course, saging din. Kung buto ng mangga itinanim mo, mangga ang makukuha mo. So the same thing is true. Meron ka bang mabuting binhi ng Panginoon? Lalabas yan. Makikita yan. Ang medyo ironic sa bunga, hindi ikaw ang nakakapansin, kundi yung ibang tao. Tama? So kung ano yung nagiging bunga mo, yun ang totoong nakatanim sa puso mo. Kaya nga po dito, kung ikaw ay mayroong tanim ng salita ng Diyos at ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka mananatili sa kasalanan. Hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Yun po ang practice. Ngayon, ano ang proof of God's children? Sabi pong ganun sa sumunod na talata, by this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Ito pong talatang ito ay nagpapaalam sa atin na hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Minsan po, may nakausap ako, ang paniniwala niya, lahat ng tao, anak ng Diyos. Hindi po totoo yun. Sapagkat malinaw po ang Biblia, mayroong anak ng Diyos at mayroong anak ng Diablo. So meron pong dalawang tatay. Sabi nga, whoever does not practice righteousness is not of God. Sabi nga sa awit, isa hanggang dalawa, sino ba yung mga nagpa-practice ng katuwiran? Dito po sa aklat ng mga awit, sabi nga, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. At ito yung ginagawa nila. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. Sabi sa verse 2, ano ang kasiyahan niya?
Saan siya masaya? Kumain ng ice cream? No? Saan siya masaya? Maglakwatsa? Saan siya masaya? Kasama yung balkada? Hangout? Kita po natin dito na ang kasiyahan ng isang righteous ay yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga kagalakan niya yung bulay-bulayin ang salita ng Panginoon. Ito po yung righteous, isang katangian ng anak ng Diyos na mumuhay siya sa katuwiran. At isa pa na nabanggit dito, nor is the one who does not love his brother. So ang isang anak ng Diyos, nagmamahal siya sa kanyang kapatid sa pananampalataya. At anong ginagawa ng taong nagmamahal sa kapatid niya? Tingnan niyo po yung 1 Korinto 13:4-7. Basahin niyo po. Una, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. No, ibig sabihin ng nagtatala ng pagkakamali, ito po yung hindi makalimot sa maling ginagawa ng kapwa niya o nung kapatid niya. Pero ito bang taong ito hindi nagagalit? Tignan niyo po yung sumunod na talata. Sabi sa verse 6, hindi ito natutuwa saan? Sa masamang gawa. Kundi natutuwa saan? Sa katotohanan. So, hindi siya komportable pag may nakikita siyang gumagawa ng masama. Sasawayin niya yon. Pagsasabihan niya yon. At yung gumagawa naman ng tama, sumusunod sa katotohanan, kagalakan niya yon. Ito po ang nagmamahal sa kanyang kapatid. Ang Diyos ba hindi nagagalit? Bakit mayroong pagbaha sa panahon ni Noah? Bakit winasak ang Sodom at Gomorrah? Anong dahilan nun? Bakit may impyerno? Anong dahilan nun? Mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Meron talagang dalawang uri ng taong nabubuhay sa mundo na to. Ngunit dapat tayo bilang anak ng Diyos manindigan sa katuwiran at magmahal tayo ng ayon sa pag-ibig na itinuro ng Diyos sa atin. Yun po ang proof of God's children. At ito yung protocol sa God's children. For this is the message that you have heard from the beginning. Pag nabanggit po yung from the beginning, ito yung original intention ng God bago bumagsak sa kasalanan ng tao. Bago magkasala si Adan, ito ang intention ng Diyos from the beginning. Ano yon? That we should love one another. Ito po pala ang mundo na nais ng Panginoon na galawan ng mga tao na minahal niya, kinakalinga niya at itinuturing niya na kanyang anak. Sa unang Juan 4:7-8, tignan niyo po ang sabi. Mga minamahal, ibigin natin ang isa't isa. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay saan galing? Mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig, ano pong pinapakita nun? Ay anak na ng Diyos at nakikilala niya ang Diyos. So ang nagmamahal, ang umiibig, definitely kilala niya yung totoong Diyos. Sa 8, ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito po sa talatang ito, makikita natin ang isang anak ng Diyos natututo magmahal ng tama. So, magtaka ka na kung hindi ka marunong umibig na ayon sa pamantayan ng Diyos. Isang
napakagandang magaganap sa isang tunay na mananampalataya o sa kapulungan ng tunay na mananampalataya, natututo silang magmahalan. Sa aklat ng Juan 13:35, tignan niyo po yung sabi. Malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ang church ng ating Panginoon, nahahalata ng mga tao na ito yung talagang church ng Panginoon kapag yung bawat isa na dumadalo doon, nararanasan, nararamdaman at nakikita na meron silang pag-ibig sa isa't isa. Anong gagawin mo kung dumalo ka sa isang church na nakikita mo merong pagkakahati-hati? No, yung panahon ng kamayan, merong isa iniiwasan yung isang tao na ayaw niya kamayan. No? O kaya iniirapan, no? Matigas ang leeg. No? Anong mararamdaman ng mga dumadalo kung merong ganun? Merong nagkasakit. Anong ginagawa natin pag meron tayong kapatid na nagkasakit? Wala lang? Eh paano pa kung mabalitaan mo, wala palang pampadoktor? Anong gagawin natin? O kaya may kapatid tayo na wala nang maisuot. O kaya may kasama tayong dumadalo dito, nakikita mo, hindi na nakaka-attend. Yung pala, walang pamasahe. Anong gagawin natin? Pwede mo bang itabi yung pangkain mo sa Jollibee para bigyan siya ng pamasahe? Kaya mo bang mag-ipon ng panggastos ng kapatid mo o kaya ibili mo siya ng damit para umayos naman ang kanyang pananamit pagka nandito? Hindi yung pag nakita mo siya dahil gusgusin ang damit, iniiwasan mo. Tama ba yun? Ang church ni Jesus, isa sa evidence itong pagmamahalan nila. At yun ang ebidensya. Sabing ganun sa aklat ng Kolosas 3:12-14. Kaya't bilang mga pinili ng Diyos, mga banal at minamahal, isuot ninyo sa inyong pagkatao ang pagkamahabagin, kabaitan, kababaang loob, no? Kaya hindi pwede dito yung mayabang eh. Kaamuan at tiyaga. Pag may minahal ka, minsan mahirap magmahal eh. Tama po? Kaya nga kailangan talaga ng mga katangian na to. Sabi pa sa verse 13, magpalaya kayo sa isa't isa at kung ang sino man ay may sama ng loob sa kanino man, magpatawad kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Paano ba tayo pinatawad ng Panginoon? Di ba kinailangang mamatay siya sa krus para yung kasalanan natin ay mapatawad? Yung kapatid natin na may atraso sa atin, pwedeng masakit magsalita, pwedeng may ginagawa siya na na-o-offend ka, kaya mo bang magpatawad? Ikamamatay mo ba kung patatawarin mo siya? Hindi mo na makalimutan yung mali niyang nagawa. Nakatanim sa isip mo yon. Tuwing nakikita mo siya, naaalala mo, inagawang ka ng pansit. No, yung sahog sa pansit, kinuha niya lahat. Kaya sama ng loob mo. Di ba, minsan, hindi mo naman ikinamatay yung pagkakamali niya, hindi mo mapatawad. Ano ba naman yung 500 piso na hindi niya mabayaran dahil talagang walang pambayad? Eh, palampasin mo na. At ibigay mo na yon para sa Panginoon. Hello? Kung ikaw pinatawad ka ng Panginoon, hindi mo mapatawad yung kapwa mo.
hindi mo makalimutan. Sabi pa sa ikalabing apat, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa lahat ng lubos na pagkakaisa. Yung lahat ng mga katangiang ito, mas magandang gawin pagka mayroong pag-ibig. Nahihirapan tayo magpatawad, nahihirapan tayo magbigay, nahihirapan tayo umunawa. Ang dahilan, kaya mahirap yung kasi hindi mo siya love. Diba? Hindi mo kasi mahal eh. Kaya nga sabi dito, ito yung magbabind. Kumbaga sa, yung parang lubricant, no? Yung parang mas mabilis ang ikot, parang langis. No? Yan daw ang love eh. Mas madaling mag-operate ng humility, magpakita ng kababaang loob, magpakita ng katiyagaan pag mahal mo. Naalala ko po yung isang preacher. Sabi niyang ganun, nagulat ako sa anak ko kasi naliligo na siya palagi at nagbibihis ng maganda. Hindi na siya lumalabas ng bahay nang hindi maayos. Alam niyo po yung kung ano yung nagpabago sa anak nung preacher na to. Na in love. Nyo ba? Tingnan niyo po yung anak niyo, pakanta-kanta na ngayon, nakangiti na, no? Kasi kulang sa ligo. Di ba, pag nagmamahal ka, nagbabago ka eh. So ganun din. Kapag naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos, naunawaan mo kung gaano ka minahal ng Panginoon, yung pag-ibig sa kapwa, kaya mong gawin. Amen? Kaya nga yan ang protocol eh. Yan ang inaasahan sa atin eh. That we should love one another. Ngayon tignan natin. So yan, may dalawang tatay, no, kanina. Ngayon naman, two children. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Ito yung direction of God's children. Verses 12 to 18. Una, na pinag-usapan dito, the children of the evil one. At ang usapin dito, yung hatred like Cain sa verses 12 to 15. Sabi pong ganon, ito yung instance. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. No, isang historical account na mababasa natin sa Bible, sa panahon na paglikha ng Panginoon, yung mga taong unang nabubuhay, ito po yung binigyan ng tuon ng Diyos na pangyayari. Si Cain, pinatay niya yung kapatid niya. At binigay yung dahilan, sabing ganun dito sa sulat ni Juan, and why did he murder him? Because his own deeds were evil, and his brothers righteous. Ano mapapansin nyo? Noon pa man, yung mga taong gumagawa ng masama, galit sa mga tao na gustong maging matino sa harapan ng Diyos. Tingnan nyo po, kung ikaw ay nagiging matapat at seryosong lumalapit sa Diyos, sino nagagalit sa'yo? Di ba yung mga taong ayaw magbago? Kung dati kang lasinggero, huminto ka sa pag-inom ng alak, sino magagalit sa'yo? Di ba yung mga taong gustong maglasing at sirain yung katawan nila? Tama? So the same thing is true. Dito po, si Cain nagalit kay Abel na kanyang kapatid. Yun po ang dahilan. Righteous kasi yung kapatid niya. At siya, masama ang gusto niyang gawin. Sa Hebreo 11:4, ganito po yung sitwasyon. Nakita yan nung nagsulat ng Hebreo. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos
dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Yung pala ang dahilan, no? Kumbaga si Abel, kung ano yung nais ng Diyos na ialay, yun ang ginawa ni Abel. Si Cain, hindi, gusto ko ito ang ialay eh. Si Abel po ang inalay niya, pumatay siya ng hayop. Tandaan niyo po, nung ang tao nagkasala, di ba si Adan at si Eva, para magkaroon ng damit si Adan at si Eva, ano ginawa ng Diyos? Yeah, pumatay siya ng hayop at yung balat ng hayop, yun ang naging damit ni Adan at ni Eva. At yung ginawa ng Diyos na pagpatay sa hayop, ito po'y may pagtanaw sa gagawing paraan ng Diyos ng pagpapatawad sa kasalanan ng tao. Na kailangang may mamatay upang ang kasalanan ay mapatawad. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dito po si Abel, ganun ang ginawa niya. Yun ang prescription ng Diyos sa pagsamba, ang ialay mo yung pinatay na hayop. Kaya lang si Cain, anong inalay niya? Kung anong meron siya. Pero yun ba yung gusto ng Diyos? Hindi. Minsan po ganun tayo eh. Matigas ang ulo natin eh. Sinabi na ni Lord na ito ang gawin mo. So, Lord, baka naman pwedeng ito na lang. Ngayon, doon sa gumagawa ng tama, nagagalit tayo. Kasi yung gusto natin, ipinipilit natin. Natanggapin ng Diyos. Eh, sino ba masusunod? Ikaw o si Lord? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, sino ba masusunod? Ikaw o si Lord? May paraan tayo ng pagsamba sa Diyos na gusto natin, Lord, gusto ko ganito eh. Pero yun ba yung gusto ni Lord? Pero eto po, no? Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. So ang tunay na pananampalataya, hindi yung gagawin mo yung gusto mo, kundi gagawin mo yung alam mong sinabi ng Lord na dapat mong gawin. Yun po ang tunay na pananampalataya. Merong malinaw na direksyon mula sa Panginoon. At pag ginawa mo yun, tulad ni nung ginawa ni Abel, siya ay kinalugdan ng Panginoon at nagawa niya yon dahil itinuring siya ng Diyos na matuwid. He was considered righteous by God. Kaya nga po, dahil sa pangyayaring ito, kita po natin yung mga talata. Pinatay si Abel ni Cain. Pero ito pong instance, no, yung pangyayari na yon naging incidents. No, sabing ganun sa verse 13, do not be surprised, brothers, that the world hates you. Sa aklat ng Juan 17:14, itinuro ko na sa kanila ang salita mo, sabi ni Jesus. Napuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Sa John 16:33, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So talagang itong mundong ginagalawan natin, whether you like it or not, no, merong sistema na taliwas sa pamantayan at kalooban ng Diyos. At yung mga gawain na yan, maski kailan, dahil hindi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, maski kailan, hindi ito tatanggapin ng ating Panginoon. At dahil hindi tinatanggap ng Panginoon yung sistema ng mundong ito, pag namuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, yung mga taong namumuhay sa kamunduhan, ipe-persecute tayo.
Kaya nga mga kapatid, minsan magtaka din tayo kung hindi ka na pinepersecute ng mga tao sa mundo. Pansin niyo po ba yun? Kung kailan mo gustong sumunod kay Lord, yung mga taong nagyayaya sa'yo sa maling gawain, mas magiging persistent sila. Ngayon talagang ang tiyaga-tiyaga na, hindi ka na, sama ka na sa amin. Punta tayo dito. Pinapahintulot ng Diyos yun eh. Sinusubukan tayo. Sino ba yung totoong mahal mo? Sino ba yung mahalaga sa'yo? Tinitingnan nyo ng Panginoon. At lumalabas kung sino talaga yung mahal natin. Kung sino yung priority natin. Si Lord o yung sarili mo. Mayroong persecution bilang mananampalataya. Kung ikaw ay anak ng Diyos, you will be persecuted. Kung ikaw ay anak ng Diyos, yung mga taong namumuhay sa kamunduhan, hindi sila komportable na sumusunod ka sa Diyos. Aakitin ka nila sa kanilang gawain. Tutuksuhin ka nila pag umaattend ka sa church. Iengganyuhin ka nila na tumigil sa pagsamba sa totoong Diyos. Ngayon, pag bumigay ka, isa lang ibig sabihin nun, hindi mo totoong mahal ang Panginoon. O kaya ang malala pa, baka hindi ka pa totoong anak ng Diyos. Kanino kang anak? Anong klaseng anak ka? Ito po si Cain. Ganito yung ugali. Pinatay niya si Abel. At ang mundong ginagalawan natin, ipinagpatuloy yung gawain ni Cain. Galit sa gumagawa ng katuwiran. Kaya nga po, ito yung inclination. We know that we have passed out of death into life. Ito yung magandang kalagayan natin eh. Mula sa kamatayan, anong meron ka na? Buhay. Sabing ganun sa Juan 5:24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa salita ko at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay ano pong meron? May buhay na walang hanggan. Pansin niyo po, hindi mahabang buhay ang binibigay ni Lord eh, kundi buhay na walang hanggan. Hindi na siya daranas ng paghatol sapagkat nailipat na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ganyan po yung kalagayan ng mga anak ng Diyos. Mula sa kamatayan, meron ka ng buhay. Ang message ng Ebanghelyo, hindi nakakaakit sa mga tao ang iniisip lang yung buhay sa mundong ito. Mas gusto ng tao yung mahabang buhay kaysa sa buhay na walang hanggan. Mas gusto ng tao yung physical blessing kaysa spiritual blessing. Mas gusto ng tao na atalikuran ng Diyos kaysa kilalanin ng Diyos. Kasi ayaw nilang dinidiktahan sila. At ito po'y nakakatakot na pang-aakit ng mundong ito. At ito pong pagiging anak ng Diyos, merong tayong mga inclination na ginagawa. We love the brothers. No, nagmamahal ka sa kapatid. Mga kapatid, dito yung tinutukoy na brothers, ito yung mga mananampalataya na kumikilala sa Panginoon. Ito yung mga mananampalataya na nagsasama-sama, nagpupuri, sumasamba, kinikilala ang Diyos ayon sa kanyang mga salita. Ito yung mga mananampalataya na tinawag ng Diyos. At itong mga mananampalatayang ito na minahal ng Panginoon, mahal mo din sila. Kaya nga ito yung tanong, anong ginagawa mo sa church ng ating Panginoon? Mahal mo din ba sila? O inuubos mo yung pera mo para sa sarili mo? Do you contribute sa gawain ng Panginoon na ginagawa ng mga kapatid mo sa church? O wala tayong time? Mahal mo ba yung
mga minahal ng Panginoon. At ito po yung inclination. Whoever does not love abides in death. Ito nga po eh, yung hindi nagmamahal sa church ng Panginoon, hindi pa niya nararanasan yung buhay na binigay ng Panginoon. Yun lang yun. Hindi mo naintindihan yung pinagagawa ng Diyos. Hindi mo naintindihan yung ginawa ng Diyos. Kaya madali sa iyo natalikuran ang mga anak ng Diyos. Hindi mo pa na-experience yung buhay. At ito po yung babala, sapagkat ito yung nangyayari sa mga tao na kampon ni Satanas. Tulad ni Cain. God haters. Everyone who hates his brother is a murderer. Genesis 27 verse 41, yung ugali ni Cain, naipasa po yan eh. Sabing ganun dito sa talatang ito. Kaya't kinapuotan ni Esau, si Jacob dahil sa basbas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At sinabi ni Esau, hindi po ito yung barbecue ah. Iba yon. Tagalog lang po kasi. At sinabi ni Esau sa sarili, malapit na ang araw ng pagluluksa sa aking ama. Pero tignan niyo po yung isip ni Esau. Pagkatapos ay papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Yung tatay po nila si Isaac. No? So si Esau tsaka si Jacob magkapatid. Si Isaac matanda na. Pero tignan niyo po ang plano ni Esau. Pag namatay yung tatay ko, anong gagawin niya sa kapatid niya? Papatayin niya. Bakit? Kasi nga po, kinapuutan niya. Kinapuutan ni Isu si Jacob. Ang tao pong napupuot, pag hindi natigil yung kapuutan na yan, pag hindi mo pinigil, time will come, magbabanta ka ng masama doon sa kinapupuutan mo. And eventually, sabing ganun sa mga historical account, yung taong napupuot, gumagawa ng paraan para paslangin yung kapatid niya. Yung pagpatay, nagsisimula sa kalooban eh. At yung kalooban na yan, hindi mo mapipigilan. At nakakatakot pong yun. At ganito, ipinamumukha sa atin yung kalagayan ng taong napupuot sa kapatid. At sabi pong ganun, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Kaya niya nagagawa yon. Bakit? Wala pa si Jesus sa kanya. Wala pa siyang eternal life. Yung mga anak ng Diyos, ito yung ginagawa. Children of God, love like Christ Jesus. Ito yung nasa verses 16 to 18. Tignan po natin. Obtained. Ano ba yung naranasan ng mga anak ng Diyos? Tignan niyo po yung sabi. By this we know love, that He laid down His life for us. Sa Mateo 20:28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito upang ialay ang kanyang buhay bilang pantubos. Kanino? Sa marami. Sa Juan 10:15, at inialay ko, si Jesus nagsasalita dito, at inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Pansin niyo po dito, yung kamatayan ni Jesus, para kanino? Maraming nakinabang, pero sino yung marami na yon? Yung mga tupa. So, kilala ni Jesus kung para kanino yung kamatayan niya. At yung kamatayan niya ay para sa kanyang mga tupa. At kung ikaw nakaranas ka ng kaligtasan ng Panginoon, kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, meron kang buhay na walang hanggan. Tinanggap ka bilang anak niya. Pinatawad ka sa kasalanan mo.
isa ka sa dahilan bakit namatay si Jesus sa krus. O malimawalo, subalit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, ano nangyari? Si Kristo ay namatay para sa atin. Inantay ba niyang maging mabait ka bago niya ibigay yung buhay mo? Bago niya ibigay yung buhay niya? Hindi po. Nung makasalanan pa tayo, ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Si Jesus, inialay niya yung sarili niya. Nung makasalanan pa tayo. Yung iba po kasi, ayaw lumapit kay Lord. Sabi na, hindi, magbabagong buhay muna ako. Magpapakabait muna ako, tsaka ako a-attend sa church. Alam niyo po, kung aantayin mong bumait ka bago ka lumapit kay Lord, yung plano mong lumapit kay Lord, hindi na mangyayari. Dahil, anong dahilan? Hindi mo kayang magbagong buhay. Amen? Kaya hindi inantay ni Lord na maging mabait muna tayo, na maging mabuti muna tayo. Hindi inantay ni Lord na maging masunurin muna tayo sa kanyang mga utos bago niya ibigay yung buhay niya. Nung, tandaan niyo to, nung tayo'y makasalanan pa, ibinigay niya na yung buhay niya sa atin. So no matter gaano ka mang kasama, yung kamatayan ni Jesus, epektibo para baguhin ka. Yung kamatayan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak para sa iyo to. Kaya ipagpasalamat natin. Ganito ang ating Diyos. Amen? Ang tawag po dito, biyaya. Hello? Hindi ka karapat-dapat, pero tatanggapin mo yung bagay na hindi talaga para sa iyo. Pero dahil gusto ni Lord na iligtas ka, ginawa niya yung mga bagay na to. He laid down His life for us. Ito po yung naranasan natin. This is what we obtained. Kaya naman, ano sabi? And we ought to lay down our lives for the brothers. Dahil si Jesus, naintindihan natin, naunawaan natin, tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kung tayo minahal ng Diyos, inisip niya yung ikabubuti natin, we ought to love our brothers. Amen? Kailangan magmahal din tayo sa mga kapatid natin. At paano natin mamahalin? Kaya mo ba ibigay yung buhay mo? Yun ang challenge eh. Sa 2 Corinto 5:14-15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban, namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon, tinutukoy po dito yung church, ay hindi na mamuhay para sa sarili, kundi para sa kanya na namatay at nabubuhay para sa kanila. Ano ibig sabihin ito? Magmamahal ka sa kapatid mo, pero ang tinitingnan mo, ang Panginoon. Mamahalin mo yung kapatid mo, bakit? Dahil minahal ka ng Panginoon at ibinigay niya yung buhay niya. Hindi dahil karapat-dapat yung kapatid natin. Actually, yung kapatid natin sa faith, pwede ka nga niyang masaktan pa rin eh. Tama? Hello? Pero mamahalin mo siya, hindi dahil sa ugali niya, kundi mamahalin mo siya dahil alam mo, minahal ka ni Lord. Amen? Hebreo 6:10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. Ang mga pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo, kanino? Sa mga hinirang ng Diyos.
Lahat po ng ginagawa natin para sa kapatid natin sa pananampalataya, hindi kakalimutan ni Lord. Kita niya yan. At gagantihan ka niya sa ginagawa mo para sa kapatid mo. Amen? Kaya lang, huwag naman pasaway. Alam mo na kung minamahal ka ng kapatid mo, nagmamatigas ka pa rin. Iba na yun. Pero ito po yung pagtawag sa atin ni Lord, eh, no? Magmahal. Even to the extent, sabing gano'n, we ought to lay down our lives. Ang Kristyanismong hinahawakan natin ngayon, no, yung pananampalataya, maraming tao ang nagsakripisyo ng buhay upang yung pananampalataya natin magpatuloy. At meron tayong mga kapatid na nagsakripisyo ng buhay upang mailigtas yung kapwa nila kapatid na ginagamit ng Diyos. Marami pong martir sa kaharian ng Diyos. At yung ginawa nilang pag-aalay ng buhay nila upang maipagpatuloy yung gawain ng Panginoon, hinding-hindi kakalimutan ng Diyos yun. Walang permanente sa mundo na to. Pero lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, aalalahanin. And it will be richly rewarded. Amen? Obtained. Yan po yung na-obtain natin. And then observe. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, okay, merong pangangailangan, yung kapatid, yet closes his heart against him. Anong sinawa niya? Puso. How does God's love abide in him? Di ba nakakapagtaka? Kita niya yung pangangailangan ng kapatid at meron siyang kayamanan. Kumbaga may abilidad siya para tumugon sa pangangailangan ng kapatid. And yet, wala siyang pakialam. At kine-claim niya, hindi Christian ako. Teka lang. Yun yung sinasabi ni Apostle John dito, teka lang, totoo bang Kristiyano yun? Nakita niya yung pangangailangan at meron siyang kakayanan para tumulong, hindi siya tumutulong. Sa 1 John chapter 4 verse 20, sabing ganon, ang sino mang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Alam naman po natin, ang God, hindi naman natin nakikita eh. No, kung visual ang pag-uusapan, si God parang nandiyan ba siya? Kaya nga po, para maipadama natin yung pag-ibig natin sa Diyos at para maipaalam natin na naniniwala tayong may Diyos, tumulong ka sa kapatid mo. Amen? Paano mararamdaman ng kapatid mo na mahal siya ng Panginoon? Ikaw ang magiging kamay ni Lord. Hello? Yung mga paa mo pwedeng gamitin ni Lord para dumalaw dun sa mga kapatid natin na hindi na makadalo dito. Yung bibig mo pwedeng gamitin ni Lord para magpalakas ng loob. Mararamdaman ng mga tao na hindi pa kilala ng husto ang Panginoon, mararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang dami nating pwedeng gawin para sa Panginoon. At huwag tayo magsawa ng pintuan. Kasi tayo po ay binigyan ng pribilehiyo upang yung pag-ibig ng Diyos maipadama sa maraming mga tao. Particularly sa kanyang iglesia. Kaya nga po anong utos sa atin? Ito yung order sa atin. Little children, so sinong kausap? Mga anak ng Diyos. Little children, let us not love in word or talk. Huwag lang sa salita.
Paano magmamahal? In deed and in truth. Pakita mo sa gawa. Pero yung ginagawa mo dapat nakapaloob sa truth, katotohanan. Hindi ka gawa lang ng gawa. No, hindi dahil gusto mong gawin, gusto mo tumulong sa kapwa mo, okay na yon. Hindi po, kailangan palagi yung ginagawa mo nakasang-ayon sa katotohanan na nais ng Panginoon. Mga kapatid, maganda yung gumawa tayo ng mabuti, pero yung mabuting ginagawa natin dapat nakapasakop sa katotohanan. Kaya nga, in deed and in truth. Santiago 2:15-16, halimbawa walang maisuot at walang makain ang isang kapatid at sabihan mo, pagpalaing ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Roma 12:9-10. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Again, yung pag-ibig nakatuon sa mabuti. Ibig sabihin ng mabuti, yung kalooban ng Diyos, yung inutos ng Diyos, yung ipinagagawa ng Diyos. So kasuklaman ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Isipin niyo po yung mga talata na yan. Sa palagay mo, importante ba yung pangangailangan mo? Di ba may pangangailangan tayong personal? Tama? At kailangan nating tugunan yon, yung pangangailangan natin. Tama? Parang ayaw niyo sumunod. Tama po, di ba? May... yung personal na pangangailangan natin, take note, pangangailangan, hindi gusto mo lang. No? Hindi wants, kundi needs. Kumbaga, kung wala yun, ikamamatay mo. Baka masira ang buhay mo. No? Kaya need nga eh. So yung personal needs natin, meron yan, pero anong inuutos? Pahalagahan natin ng higit sa sarili natin yung iba. At ito po yung Christianity. Kasi tandaan natin, maski yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, kaya nilang gumawa ng mabuti. Amen? Pero anong intensyon? Ba't sila gumagawa ng mabuti? May mga politician po, ang babait. No, yun nga pong pilmahan itong nakaraan eh. Diba, may binibigay silang ayuda. No, kaya maraming pumipilm eh. Ang bait! Pero anong intensyon? Maski masasamang tao, ginagawa nila yon. Pero ang totoong kumikilala sa Diyos, gagawin niya ang isang bagay, hindi para sa sarili niya. Kundi alam niya, ginagawa niya to para sa Panginoon. At dahil ginawa niya to para sa Panginoon, alam niya ang epekto nito sa kapatid sa pananampalataya, sila ay mailalagay sa mabuting kalagayan. Kaya nga po, in summary, tandaan natin, mayroong dalawang tatay na nag-e-exist. Ano yung distinction? Anong kaibahan ng mga anak ng Diyos? Una, they practice righteousness. Anong proof? One who love his brother. Kaya nga po, yung hindi umiibig sa kapatid niya, si Jesus namatay para sa kapatid mo eh. Tinubos siya eh. Pero ikaw, hindi mo kaya ibigay yung sarili mo para sa kanya. Something is wrong. Kaya nga ang proof ng isang totoong anak ng Diyos, mahal niya yung kapatid niya. Anong protocol? Love one another. Take note, one another. Hindi ikaw lang yung nagmamahal, kundi tumatanggap ka rin ng pagmamahal sa kanya. Okay? Ang Christianity, ganun. Hindi ikaw na lang palagi yung minamahal. Gusto mo palagi, hindi, mahalin niyo ako. I-follow up niyo ako. Kausapin niyo ako. Dapat puntahan niyo ako. Hindi ganun. Kung nakikita mong minamahal ka ng kapatid mo, magpakita ka rin ng pagmamahal sa kanya.
Hello? Para enjoy. Hindi yung pagdating ng kapatid mo sa bahay, gusto kang kausapin, palagi kang busy. Walang time. Love one another. And then, two children. Ano yung direction of God's children? Tandaan natin, dalawa. Una, si Cain. Anong ginawa niya? Hate and murdered his brother. And then si Christ. Anong ginawa ni Christ? He gave his life for his brethren. Yung kamatayan ni Jesus para sa atin yun. At ganun pinakita ng Diyos yung pag-ibig. Kaya nga po, as an application, una, sa practice, overcome habitual sin. Kung mahal mo talaga si Lord, itigil mo na yung mga ginagawa mo na alam mong hindi natutuwa si Lord. Itigil mo na. Hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasala, pero yung mga habitual sin, umpisahan mo na, natalikuran yun. Anong proof? Show genuine love to brethren. Wag plastic. Actually, kung totoong naiintindihan natin at naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, yun din ang ibibigay mo sa iyong kapatid. Anong protocol natin bilang Christian? Allow others to love you. Allow others to love you. Tumanggap ka naman ng pagmamahal. So as an application sa two direction of God's children, avoid to have hatred like Cain. Kung meron ka pang hatred hanggang ngayon, napupuot ka pa sa kapatid mo, mag-isip-isip ka na. Hindi makakatulong yan. Kaya nga sabi niya sa aklat ng Ephesians, kung nagagalit ka, huwag mong hayaang lumubog yung araw. Magpatawad ka na. Bakit? Kasi pag hinayaan mo yun, baka humakbang si Satanas. At yung galit mo, gamitin niya para ikaw ay makawasak ng buhay. Avoid hatred like Cain. And then, love as Christ did in truth. Ano bang ginawa ni Christ? Kung paano mo natanggap yung pag-ibig ng Panginoon, ganun yung gawin natin sa kapatid natin. Amen? So sa challenge, who is your father? Tanong nyo yan, sino ba talaga tatay ko? Kung anong ginagawa mo ngayon at gustong-gusto mong gawin, then it shows sino yung tatay mo. Are you a child of God? Or, alam nyo na yon yung isa. How do you show your love sa iyong fellow believer? Paano mo pinapakita yon? And then, isa pang magandang pag-usapan din, yung two sons. To whom are you inclined to imitate in relation to fellow believers? Si Cain ba o si Jesus Christ? No? And then, are you willing to give yourself for your fellow believer so that the person can grow in faith? How? Willing ka bang ibigay yung sarili mo? Minsan nga, hindi naman buhay yung ibibigay natin eh. Oras mo lang eh. Yung pagtulong mo lang eh, no? Sa abot ng makakaya mo. Yun ang inaantay ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, we are children of our Father. Kung sinong tatay mo, ganun ang buhay mo. Kaya nawa, bago tayo lumabas sa lugar na to, tandaan natin, hindi lahat anak ng Diyos. Pero mayroong mga anak ang Diyos. Kung kabilang ka sa mga anak ng Diyos, pasalamatan natin siya. Purihin natin siya. Sambahin natin siya. At kung nakikita natin lumalabas tayo sa kalooban ng Diyos, okay lang mag-doubt. Baka hindi ako anak ng Diyos. Okay lang yon. Kesa naman mag-pretend ka na anak ka ng Diyos, hindi pala. Okay lang mag-doubt. Kasi pag nagda-doubt tayo, lalo tayong lumalapit kay Lord. Sinasabi natin, Lord, tulungan mo po ako magbago.
ikaw lang ang pag-asa ko. Amen? Pwede po bang tumayo tayong lahat? Kausapin lang po natin personally si Lord ngayon. Tingnan natin ano bang kalagayan natin. Sino ba talaga yung tatay natin? Ano ba yung gustong-gusto nating gawin? O kaya naman kung mayroon kang ginagawa na taliwas sa kalooban ng Diyos at kinakausap ka ni Lord para talikuran yung masamang gawain na yon, ipinapakita nito na ang Diyos kumikilo sa iyo dahil hindi ka pa niya pinababayaan. Dahil kinakausap ka niya. Dahil iniimbitahan ka niya na lumapit sa kanya nang may pagpapakumbaba dahil anak ka niya. Like the prodigal son, marami siyang ginawang kasamaan and yet he realized, gusto kong bumalik sa tatay ko. Nawa, ganito ang kalagayan natin bilang anak ng Diyos. Hindi natin ipagpapalit ang Panginoon sa mundong ito. Come on, just let us just come to the Lord. Let us just worship the Lord. I see the kingdom of glory coming on the dazzling fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy. Where all I need, where all I need.
the name of the Lord. We as a church, we are God's representative in this world. That's why we are being pictured as salt and light of the earth. Kailangan po tayong magningning at yung liwanag na taglay natin, ito yung liwanag ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Let us love one another, for no greater love has been shown. Nakatulad ng ginawa ng Panginoon, He gave His life para sa Kanyang mga tupa, para sa Kanyang iglesia. At ganun din po ang hamon sa bawat isa sa atin, upang makita ng mundong ito kung sino ang totoong pinaghaharian ng Diyos. We must love one another. Kung meron man tayong nagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kung meron man tayong galit, buot, sama ng loob, mga kapatid, hindi na ito nararapat sa mga anak ng Diyos. Bagkus ipagkatiwala natin ang paghihiganti sa ating Panginoon. Vengeance is mine, says the Lord. I will repay evil. Let us continue to love one another. Let us continue to love our brothers, our sisters. Yes, we are not perfect. Nagkakasala pa rin tayo. Nasasaktan pa rin natin yung kapatid natin. Yet, we know, minahal tayo ng Panginoon kung sino tayo. At patuloy tayong binabago ng Panginoon dahil mahal niya tayo. At nalalaman ko na hindi babalik ang Panginoon nang hindi niya inihahanda ang kanyang iglesia. Babalik ang Panginoon sa panahon na nakahanda na ang church. At tayo ang iglesia nito. Let us learn to forgive one another. Let us learn to extend our hand. Let us learn to reach out to people in need sa ating iglesia. Hindi lang sa material na pangangailangan. Maybe they need counsel. Kailangan nila ng pagpapayo. Yung iba sa atin kailangan ng encouragement. Maybe yung iba sa atin, kailangan nila ng kasama. Yung iba sa atin, kailangan nila ng taong makikinig sa kanila, sa kanilang mga pinagdadaanan. At ilapit natin sa Panginoon ang bawat isa. Upang makapanatili tayo sa mundong ito, dapat tayo magtulungan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. At ito ang iglesia ng Panginoon. Itong mundong ito lilipas, itong mundong ito, yung sistema ng mundong ito matatapos din sapagkat papausahan ng Diyos ang lahat ng masama at maging si Satanas. Darating ang takdang paghukom para sa Kanya. Ngunit tayo bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin magsama-sama, magtipon-tipon, magpalakasan upang makapangyari yung naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
Yes, may we be an instrument for God's purpose, for His glory, for His honor. Bago po tayo mag-iwahiwalay sa lugar na to, I would like to declare yung pagpapala ng Diyos. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, sa ating Diyos na puspos ng katalinuhan, kapangyarihan, at biyaya, awa, pag-ibig. Siya ay Diyos ng hustisya, nagpapausa sa masama, at nagbibigay ng gantimpala sa mga sumusunod sa Kanya. Ngunit siya rin ang Diyos na mayaman sa biyaya, at ang biyayang ito ay sagana sa mga nais niyang kaawaan. Nawa, patuloy na maranasan ng iglesyang ito ang biyaya ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy nga pong maranasan natin. Tandaan po natin bakit may Gospel Coalition Church. Ano pong mission natin? Our mission is to glorify God. Paano natin gagawin? By proclaiming the gospel. The gospel. Hanggang kailan? Until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Anong slogan natin? Sharing Christ, changing lives. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sharing Christ, changing lives. Sa kabila po, Tagalog naman, ibahagi si Kristo na kapagbabago ng buhay. Amen. Sino pong kailangan ng mundong ito? Jesus Christ. Jesus. Pero paano nila malalanasan si Jesus? Tapikin mo yung katabi mo. Bawal ang tamad, sabi mo. Bawal ang tamad. Tayo yung gagamitin ni Lord. So grow in faith, and then as we grow in faith, let us be useful and faithful to be faithful para sa kingdom ni Lord. And your labor in the Lord will never be in vain. Amen. Once again, a round of applause para sa Panginoon. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.